Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ang tagumpay ng Showtime sa GMA Network sa ratings ay isang mahalagang prehospektibong milestone sa industriya ng telebisyon. Ito ay maaaring magpahiwatig ng patuloy na pagkakapanalo ng Showtime bilang isang sikat na programa sa iba't ibang aspeto ng pagtatanghal, kabilang ang entertainment, pagkakaroon ng mga kompetisyon, at pagbibigay ng tuwa sa mga manonood. Ang pagtalo ng Showtime sa Itbulaga sa ratings ay maaaring maging resulta ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng kalidad ng programa, mga host, tema, at mga segment. Ito ay maaaring magdulot ng positibong impluensya sa mga kalahok at bumubuo ng programa, pati na rin sa network mismo, sa kabuuan. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad at pag-angat ng Showtime sa larangan ng telebisyon, at nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang isa sa mga pangunahing programa sa industriya. Ang tagumpay ni Vice Ganda at Kim Chiu sa ratings sa kabila ng pagkatalo ni Main Mendoza at TVJ, Tito, Vic, and Joey, ay maaaring magpahiwatig ng mga pagbabago sa mga kagustuhan at interes ng mga manonood. Ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga at manonood ng parehong programa. Ang mga resulta sa ratings ay maaaring magbago depende sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng tema ng programa, mga host, mga segment, at iba pang mga aspeto ng pagpapalabas. Ang pagtalo sa ratings ay maaaring maging resulta ng masigasig na promosyon, pangangalap ng mga tampok na bisita, o pagbabago sa format ng programa, sa kabuuan. Ang tagumpay ni Vice Ganda at Kim Chiu sa ratings ay nagpapakita ng kanilang patuloy na impluensya at kapasidad na magbigay saya sa kanilang mga manonood. Ito ay nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.